You better win, you better do what you can. Just beat it. So ngayon, kumakain ako ng noodles. Dahil nga malamig na at ngayon, manonood tayo ng Kenzo. Tara, panoorin na natin to. So, shoutout kay... Dahil ano, meron dito nagpapa-shoutout sa akin. So, shoutout sa iyo, sa pangalan na Angel. So, sana magustuhan niyo tong video na to. Shoutout sa inyo kasi kung sino man yung nag-request ng shoutout ako, si Angel. Salamat sa iyo at sana ma-enjoy niyo itong video na to at ma-enjoy niyo yung ibang video ko. Bye-bye. Ay, bye-bye tuloy! Sana ma-enjoy niyo to. At ano, manonood tayo ng 9 minutes video ni Kenzo. Yeah. Ay, yung mga nakakatawang fake brands. Kanyari ng KitKat, mga ganyan, The North Face. Yes! Ito na naman! Hello! What's up sa inyo mga idol? Ito naman at nagkita-kita tayo muli. Ako nga pala si Kenzo. Siyempre, bago tayo mag-ubisa, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At i-share mo yan sa mga friends mo sa Facebook. At dahil alam na yan! So ngayon mga idol, ang pag-uusapan natin yung mga tungkol sa mga fake. Ito yung mga knock-off brand. Ito yung may pinagkunan sila yung original na sikat na tatak. Tapos, sinubukan nilang gayahin. Kaso nga, dahil sa copyright law, yung mga ganyan-ganyan, hindi mo pwedeng kopyahin na talagang eksaktong-eksakto eh. So, anong nangyari? Gumawa sila yung mga fake na may, syempre, may konting twist dapat. Kaso nga, karamihan ng mga fake na ganito, talagang obvious mo na fake eh. Yung hindi mo may pagmamalaki na, oy pre, may bago kong damit. Ito ang tatak. Example na lang, ito. Ito yung nakikita nyo ngayon, Ralph Lauren Polo. So, ang mapapansin nyo dito kagad, yung logo ng Ralph Lauren, diba? Dapat yung tao, yung hinete, nakasakay dun sa kabayo. Pero ito, tingnan nyo, dahil nga fake siya, ang nangyari, yung kabayo ang nakasakay dun sa tao. Kaya naging olop daw eh, olop daw to eh. Imbis na polo, naging olop. Ito yung mga sinasabi kong halimbawa. Talagang napaka-obvious na fake. Ito ba may pagmamalaki nyo sa mga kakilala nyo? Siyempre, sasabihan ka nila, ay, fake naman yan eh. Papahiya ka lang, di ba? So, next. Ito, nakalagay, that lion thing. Tapos ang pangalan sa iba pa nakalagay, Chufasa. Kumbaga, ginawang mashup eh. Star Wars plus Lion King. Kung tutusin, parehas nga naman silang Walt Disney. Pero ang nangyari, yung Star Wars, si Chewbacca, ito nga yung mukhang gorilla, ginawa Lion King eh. Ginawa yung pangalan, imbis na Mufasa, naging Chufasa. Tapos iniba rin yung kulay niya, oh, mukhang sa Star Wars, yung original, ang kulay niya yung kulay chocolate, kulay brown. Dito, ang naging kulay niya, kulay pula eh. Lion Thing na Lion Thing ang dating eh. Yung susunod naman, pangalan ng bake, kulay pula eh. Lion Thing na Lion Thing ang dating eh. Yung susunod naman, pangalan ng bakery, ang pangalan niya, baking bread. Kumbaga, inspired siya dun sa palabas na Breaking Bad. Kung familiar kayo dun mga idol, yun yung palabas na tungkol sa pagluto ng drugs. Yung logo na yan, yan yung parang kinuha sa Table of Elements, yung BA tsaka BR. Yan na yan mismo yung logo ng Breaking Bad. Pero sa kanya, ginawa naman niya, baking bread. Talino eh, no? Eto, mga idol, unang tingin pa lang, masasabi mo na, fake eh. Alam niyo kung bakit? Ang nakalagay ba naman, oh, yung nakastitch mismo dun sa jacket? The North Face ang nakalagay. Pero yung sa pinakatag niya, legit eh, The North Face eh. Ito yung mga jacket na kalaban ng Kathmandu, ganyan, tsaka may isa pa. Pero ito, The North Face, naging The North Fake. Pangaalam pa lang, pekin eh. Ito naman mga idol, yung mga mahilig din sa basketball, tsaka yung mga mahilig sa mga rubber shoes, sapatos. Siyempre, familiar kayo sa brand na Jordan. Ayan, yung Air Jordan. Ito, ang nakikita nyo dito, fake na Jordan. Ang ginawa ba naman dun sa logo? Nilagyan ba naman ng puwet? Siyempre, yung Airman, di ba? Oh, ano yan? Legend yan na logo. May kita nyo. Ganyan, tapos naka-split sa air eh. Dito, nakuha na sana yung pinaka-silhouette niya, yung pinaka-shape ng Airman eh. Kaso nilagyan nila ng puwet. Doon lang nahalata eh, napeke pala eh. Okay na sana eh. Ito mga idol, ang tatak na to. Ito dito yan eh, dito rin yan eh. Jordan fake. Jordan fake brand. Ito. Ayan o. Nilagyan mo. To. Ay, napeke pala eh. Okay na sana eh. Ito, mga idol, ang tatak na to, UGG.
Yung UGG na yun, ano yan, Australian brand yan ng mga winter boots, yung mga panlamig. Pero ang dito, dahil nga fake siya, nakalagay niya UGG. Alam niyo, parang may natamaan lang eh, parang may nabangga lang. Tapos yun yung sound effect, UGG. Yung original, ganyan din itsura. Pero yung spelling, UGG, hindi UGH. Oh, yung mga mahilig sa video games naman dyan, syempre, yung mga may PS4 o yung mga lumaki nung panahon na nausing PlayStation. Parang meron din ako ganyan guys, pero hindi Sony ang, ano, ang tatak. Ang tatak niyan, PS4, eh, no? Tatak niyan, dalawa yun. Ha? Yung alin? Ito? Eh, asan yung, so, asan yung, ayun, oo nga, Sony nga, eto rin pala, guys, Sony rin to, pero iba siya dito sa, ano, kasi, wala siya yung parang pindutan dito, dapat meron nga yun, ngayon, oh, dalawa controller niyan, so, ginagamit ko dito, pag naglalaro kami ng kuya, kapag nag-NBA kami, meron kasi akong bala na, NBA, ayan, oh, ginagawa namin, diskarte. Ano para ako, para daw mahirapan. Siyempre, ito sa akin hindi, ano, hindi naglalag. Ito kasi naglalag to eh. Pero pag yung controller, pag na yung time na naglalag, dito na eh. Hindi siya nakakashoot, pero minsan nakakashoot din naman. Ako, minsan naglaban, ako nung, alam ko, nung naglaban kami, nung 25, di ba man naglaban kami sa ano, tumatawa ako sa kanya, bigla ako siya, yee, tumatulog. Tumatulog-tulog po siya eh. Familiar siguro kayo sa controller na to, di ba? Ito yung controller ng PlayStation. Gawa yan ng Sony. Pero ito naman, dahil nga fake, ang nakalagay, Phony, F-O-N-Y. Tapos yung pinaka-pindutan niya, di ba, dapat ano yan, triangle, square X, tsaka circle. Siyempre, dahil nga makaka-copyright sila, iniba rin nila yung nakasulat doon. Yung triangle, ginawa nilang F. Yung square, ginawa nilang N. Tapos yung Y, ay yung X, ginawa nilang Y. Yung circle, circle pa rin. Pero Phony, ang mahal din, oh. Kung iisipin nyo, 5 euro, $5.50, mahal din. Phony Playfation. Ito, yung mga familiar naman sa Game of Thrones. Siyempre, yung original na libro niyan, ang pangalan niyan, A Song of Fire and Ice. Ang kanila, dahil nga inspired siguro to sa Game of Thrones, ang nilaga, ginawa niyang pangalan ng restaurant niya, A Song of Rice and Fire. Chinese food. Alam mo na eh, kung sino, ano, sino may pakanaan ito eh. Halatang Chinese eh. May mga mahilig sa chocolate. Siyempre, familiar kayo sa chocolate na Kit Kat. Sa kanya man, Katkot. Katkot eh, parang ang sama ng tunog eh. Katkot. Haba break, haba katkot. Kumangkuha din yung tagline eh. Doon nga lang nagkatalo sa pangalan eh, naging Katkot eh. Pero ito ano, kuha niya na talaga yung ano eh, yung tsokolating na ano, binali. Tsaka yung haba break, haba Kit Kat. Kaso nga lang, ang problema, yung cut ginawang una, tapos yung ito dap, yung kit ginawa niyang cut, tapos yung cut ginawang ano, ginawang cut. So sabihin yung Kit Kat, alam niyo naman diba totoong Kit Kat, yung ano cut talaga para nilagay lang sa una, tapos parang ginawa nila, nilagay na lang nila ulit ng para nilagay nila nila ng ano ng letter. Crispy extra creamy. Pati yung bali ng ano, nung pinaka-chocolate niya. Kitkat na Kitkat eh. Ito nga lang, Katkot, di ba? Siguro mabenta rin to eh. Yung kulay, yung logo, yung chocolate, yung tagline. Kuhang-kuha. Have a break, have a Katkot. Kat. Eh no. Have a break. Have a cut cut. Ha? Huh? Napaka tingin mo. Makakainin ko na yung Kit Kat ko ah. Love Kit Kat. Chocolate. Ah. Ito. Ito Kit Kat to dapat. Ano to? Cut cut. Have a break. Pero yung chocolate, gaya-gaya.
Oh, balik tayo sa usapang sneakers. Siyempre, hindi kumpleto ang usapan kapag di natin nabanggit yung Adidas. Ang kanya naman nakalagay AIDS. You're sick eh. Nakalagay AIDS eh. Parang binobroadcast mo, isusuot may AIDS eh. Tapos, imbis na 3 stripes, Adidas, diba 3 stripes, sa kanya, 4 stripes. Kasi nga, 4 is better than 3. Tapos, AIDS. Ang pangalan na. 4 is better than 3. Tama. AIDS. Hindi natin yung mga AIDS. AIDS Adidas. Eh, no. Diba 3, ano yun? 3. Eh, ito kasi 4. Kaya 3 stripes din. Kahit pang giveaway, nakakaya ibigay to mga idol eh. Nakalagay kasi AIDS eh. Ito, tulad na nakita natin kanina, yung The North Face. Kumuha na naman sila ng ano, another brand. Kinuha yung logo, pero ang nakalagay, that huge mountain. Para dinidescribe nila, Everest eh, o kaya Mount Apo. That huge mountain daw eh. Pwede nga naman, di ba? At least, meron kang panlamig. Yun nga lang, yung mga tao na nakakalam kung ano yung logo na yan, kapag nakita nila yan, sasabihin, ano yan? That huge mountain. The North Face yan eh. Bakit the huge mountain na nakalagay? Siguro, magandang sagot doon. Yoko ng small mountain eh. Oh, yung mga lumaki dyan sa Lego, ang nakalagay dito, Despicable Men. Ibis na Despicable Me, which is yung animation na palabas, syempre bawal nilang kopyahin yun na ano, kopyang-kopya talaga. Alam mo yung Kat, KitKat? KitKat na chocolate? Kasi meron ginaya yun, fake brand, sabi, KatKot! Tapos nakalagay pa, have a break, have a KatKot! Saan? Diba andun ako sa jungle? Diba? Anong ses? Mga ses? Ano yan? Yung may nakasalubong pera dun. Ano yun? Parang ses? Mga pera? Oo. Di ko alam yun na. C-H-E-A-S-T. Chest. Chest? Ah! May nakakuha din ako ng ano eh, chest sa mga pirates. Pirates. Kuhain mo lahat. At saka, punta ka sa level 100. Kumuha ka pera. Saan mo level 100? Saan yan? Sa level? Kahit ano lang. Ano, puntahin. Diba, Lero Park, 6 billion mo. Pag pera mo na, 6 billion, iskin ka na. Ganun lang. Pag yung magma, para makukuha, basta kunin ko lang lahat ng, ano, chest. Yung magma, baka kunin mo lang ba lahat ng mga, ano, ng mga chest, tsaka mo na makukuha yon. Punta ka sa level 5. Level 5? Mga level 5. Island. Meron ba yon? Mamaya mo lang sabihin sa akin pag naglaro na ako. Have a break, have a cat. Ah, dahil makakasuhan sila. Ang nilagay nila, Despicable Men. Ito, creative. Laundry self-service. Lavengers. Parang sa Pilipinas nga ata to eh. Lavengers eh, oh. Infinity wash. Self-service laundromat. Open 24 hours. Ay, oh, mukha sa Philippines nga to mga idol, oh. Kasi nakalagay, oh, wash. 60 pesos. Lo! Sa Pilipinas yun! Australia. Kensu. Oh. Tapos. Kensu yan eh. Suuuuy! Bayo? Kensu. Saan ito?
YouTuber. YouTube channel. Sos, ano to, 8 kilos. Mga Pilipino talaga, hindi papahuli sa mga gantong ano eh. Mga kopya-kopya eh, mga fake na Avengers. Malupit eh. Pang-blockbuster to, malamang. Baka nandiyan pa si Iron Man. Ito, ang weird eh. Kanina, di ba nakita natin yung Despicable Men? Ito yung mga minions, mga bida dun eh. Pero tingnan nyo kung anong nangyari. Parang pinaghalong Patrick Star ng SpongeBob tsaka ng minion. Nakakatakot yung naging itsuro. Kumbaga, yung shape ng minion, yung mukha ng minion, pero katawan ni Patrick Star eh. Ang sagwa ng itsura eh. Tawa mga idol, yung mga familiar dyan sa Pokemon, syempre kilala si Pikachu. Early this year, nagkaroon ng pelikula niyan, di ba? Detective Pikachu. Pero ito... Chikapu! Siyempre, dapat yung blush ni Pikachu nasa pisngi. Ito naman, si Chikapu. Si Chikapu, yung blush on niya, nandun sa noo. Chika po daw ang pangalan nito eh. Pikachu naging bansot eh. Para naman sa mga idol na mahilig sa pizza, syempre alam nyo yung Domino tsaka yung Pizza Hut. Dito naman sa nakikita na sa picture, a Domino pizza. Ganun din, may square din na medyo nakatagilid na ganun. Tapos yung katabi niya, tabing-tabi mismo, Pizza Hut. Tapos yung isa, a Domino pizza. At least, di ba, pag bumili ka sa Pizza Hut, alam mo, yung pizza mo talagang mainit, hindi malamig. Pizza Hut nga eh. Siyempre, siguro yung reputasyon niya nagre-reflect dun sa pangalan nila. Ewan ko lang kung ano masabi ng a Domino pizza. At para sa huli nating feature mga idol, usapang peke, syempre alam nyo yung movie na It, ayan, kailan lang pinalabas yan, yung It Chapter 2 si Pennywise the Clown. Merong DVD dito, binibenta, ang title naman, That. Nandun yung iconic na red balloon, tapos meron din parang mascot doon na may pagka-clown din yung dating niya eh. Pero parang galing sa Death Note yung monster dito eh. Kopyang-kopya yung lettering eh, yung It naging That, tapos yung batang may hawak na red balloon. DVD, akalain mo yon, may gumawa ng ano, ng pelikula na kopya. Sinuting talaga nila, pinagpaguran, inedit, sabay binibenta ngayon as DVD. That! So, yon mga idol! That. Nilangan natin yung That na yan. Pero di movie ah. Brad ba yun, ma? That big brand. That film... funny. Hindi, wala. That film. Skupuma, puro cartoons! Ayun o, Minions, The Boss Baby, SpongeBob, The Croods, ha? Ayun nga eh. Hey, Super Mario, The Bad Guys, Lock! Ito, meron pang ano, hotel, ano to? Transylvania? The Scary Movie! Ha? The dead don't die. The dead don't die. The dead nga, tapos don't die. Ito, meron ng ganito siya. Alam ko meron akong ganito eh. Yung home. Alam ko meron akong ganyan eh. Minions, Despicable Me, Despicable Me 3. Tapos, The Secret Lives of Pets. Tapos yung 2. Bido, Bido, Bido. Peter Rabbit, maganda rin tong Peter Rabbit na yun eh. Alam ko maganda yun eh. Rumble! Eto, Pixel oh. Maganda to eh. Pixel. Si Pac-Man, naging Pixel man. Ayan oh. Ang laki ni Pac-Man oh. Dapat merong ghost yan. Ito ba yung ghost? Hanggang dito muna ang palabas natin ngayong araw, no? Pero sana nag-enjoy kayo sa ating episode ngayong araw. Siyempre, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Alam na yan, di ba? So mga idol, kita-kita ulit tayo bukas dahil araw-araw ang gagawa ng video. So nga pala ulit si Kensu, signing out!
pa, saba, saba, saba. Yung isang karton, may inungya pa. In 1 minute and 1 second, naubos niya yung isang karton ng pizza. Mga idol, family size yun. Kumbaga, ang mapapakain na nun, isang pamilya o isang barkada na. Sa isang minuto, sarili lang niya yung pinakain niya, tapos naubos niya, oh. Ganong kabilis, kumbaga yung tinapay, ay yung pizza, di ba, slice-slice yun. Dinadalawa na niya, sabay subong ganun, oh. Ang takaw eh, no? Kung ako sa kanya, enjoying ko yung sarap ng pizza eh. Sarap yan. Pero sila, basta, ganun lang. Pringles! Ako, inurasa niya yung sarili niya. Ako, sarap to. Sige! Ako, hindi kayo magkasugat-sugat bibig niya. Ako eh, crispy pa naman to, no? Hindi kayo magkasugat-sugat bibig niyo to. Aba, kalain mo. Sobrang takaw eh. Ito yung parang kaklase mo na ayaw mag-share ng chichirya eh kapag nagdala sa school. Gantong-ganto eh. Kung dumampot eh ng chichirya, ganun oh, isang dakma oh. O kaya, ganito yung classmate mo na, no, kung makaburaot, kala mo siya'y bumili ng pagkain. Ganyan na ganyan yon mga idol. Ayun na, so 35 seconds na. Ano yung parang, grabe, yun na pala, ubus na pala oh. Konti na lang, sige, konting subo pa kuya. Kaya mo yan. Yan na, ubus na, di ka man lang namigay. Sige, pati yung mga tira-tira, kainin mo na. Yung karton, isama mo na rin. Sige, saksak mo sa lalamunan mo, kuya. Yan, sige. Yan na, mag-isa minuto na. 56 seconds, mga idol. Natapos niya yung isang... Kung ako dyan, tingnan mo. Six, ano lang yun sa akin? 49 seconds lang yan. Ano yun? Isang pakete? Ano tawag dun? Bote ba yun? O isang cylinder ng Pringles, mga idol? Ang laki nun! Parang ganito. Hindi ko kayang ubusin to ng 1 minute. Mga idol, may laman pa yan, oh. Pero mamaya, enjoying ko yan. Isa-isa nga lang, hindi ganun kabilis. Malang Pringles, mga idol, kailangan namnamin natin ang bawat chichirya na yan. So, next natin titingnan. Wala! Hello? Ang nangyari? Saan napunta yung pakwan? tumawa pa siya. Grabe, mga idol, nakakabilib. Reply ko nga. Nagulat ako eh. Saan napunta yung pakwan? Ito, isa pa oh. Parang parang tinasahan lang. Ang talas ng ipin oh. Sinabi mo pa. Dalawang balik lang mga idol. Ubus na yung pakwan. Paano yun? Tawa pa siya eh. Grabe, di ko kayan mga idol. Ayaw kong itry. Baka maiwan yung ipin ko dun sa pakwan. Grabe oh. Ginawin niyo lang oh. Ginawin niyo. Kailangan may sound effect, diba? Tapos na kaagad mga idol. Kaya niyo ba yun? Di ko tatry yun. Sige, kayo na bahala kung gusto nyo itry sa bahay nyo. Comment down below kung sino yung may kaya nun. Ito mga idol, another boy pakwan na naman to, no? O, di natin lang kung ano sinasabi niya. Pero ito, pakwan. Oh, pinalo ang ulo. Di mo daw. Ang ginawa niya. Grabe, hilaan mo siya ng pakwan mga idol. Yung pakwan, tapon-tapon na, oh. Di man lang naubos yung pakwan mga idol, puro ano lang, puro forma lang. Masabi natin mabilis, pero punish pa rin siya dun sa naunang boy pakwan natin, no? Parang talas ng ipin, 200 lang na gano'n. Busa ka agad. Ibang challenge nga naman to kasi napakalaki ng pakwan niya. Pero hinapas niya muna yung ulo niya ng ano eh, takip ng kawali yata yun eh. O sige mga idol, tingnan ulit natin, no? Ayan, parang may orasyon siya eh. O may pinapaliwanag siya. Ano? Tapos yun. Buda, meron ka? Buda. Wala pa. Madali pala yun. Makuha. Ang alin? Magma. Oo. Pati Buda. Paano yung Buda? May secret pala yun. Di ba sa magma, nagkukunin mo lang lahat ng chest? Tinampas yung ulo niya. Aper daw, sabi niya. Ayan na, tapos yung... Nakakatawa. Eh, paano yung dragon? Paano maaano yun, yung dragon? Oh? Mas malakas magma, mag-awake. Talaga? Naghilamos ng pakwan, tapon-tapon na eh. Alang-alang sa kasikatan, lahat talaga gagawin mga idol, lalo ngayon sa internet, di ba? Ito, last natin mga idol, tingnan natin to, si Boy Egoy. Pinakamabilis na kumain ng fried chicken sa buong mundo. Ayun, binibihin siya ng mga klase niya, no? Buebuelo. Oh, ito, mukhang subo na. No, hindi ko.
Grabe, hinihigop lang yung fried chicken, mga idol. Muli na ating tingnan, mga idol. Napakabilis eh. Ating... ito mukhang subo na. Grabe, hinihigop lang yung fried chicken, mga idol. Muli na ating tingnan, mga idol. Napakabilis eh. Ito na ulit. Ayun talaga oh. Kumbaga, ginanon lang. Ubos mga idol eh. Oh, natira boto. Pero lahat ng pumasok sa bibig niya, nahugot niya yung laman eh. Kumbaga pag ano, 3, 2, 1, nagbibilang pala yung kaibigan niya. Pag, pus na. Ganong kabilis mga idol. Siguro lugi magulang sa kanya tuwing pupunta sila sa Jollibee o kaya KFC. Kapag binigyan ng isang manok, 2 seconds lang eh. Maubos na. Isa pa. Tingin ko yung isang manok, 2 seconds lang eh. Maubos na. Isa pa. Tingin ko yung isang bucket na manok, kanya lang eh. Hindi na niya may... Isa pa. Tingin ko yung isang 2 seconds lang eh. Maubos na. Isa pa. Tingin ko yung isang bucket na manok, kanya lang eh. Hindi na niya maisishare sa mga family members niya eh. Sa bilis ba niya kumain yung fried chicken? Hirap kasama yun mga idol. So mga idol, hanggang dito muna ang ating video ngayong araw. Pero sana nag-enjoy kayo. Don't worry, bukas magkikita-kita ulit tayo for another video. Dahil araw-araw ang gagawa ng video para sa inyo. At kung... Ma, tapos na ma. Okay. Yeah guys. Ito muna ba sa araw na to. At sana pa nag-enjoy nito, sana na-enjoy nito. At kung mag-enjoy naman kayo, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, shoutout na rin. Dahil mga may nagpa-shoutout sa akin. Dahil kausap ko yung ano, kaklase ko kahapon sa pinapanood yung isang video ko. Bagong video, yun, masya nagulat ako. So yun, pangalan niya ay si Angel. Angel, yun yung ano, sabi niya, next video mo, shoutout, pa-shoutout. Eh, ito na, sige na, shoutout sa iyo, kung sino man yun yung pa-shoutout na yan. So, shoutout, lahat ng mga subscribers ko, subscribe lang, subscribe kayo, like nyo itong video na to. Ha? Ano ka ba? Sa TikTok lang ako, nagpa-face mask. Ano ko, pinapanood niyo yung kahapon, yung video ko kahapon, di ba? Oo. Oh, eh nakita niyo yung mukha. Dati, nagpa-face mask talaga ako. So yun, guys. Ay, nako. Ito lang nga, itong time lang na to, ha? Oh, okay na? Patapos na itong video ko eh! Kaya di na ako mag-face mask. Diba si Angel naman, nakikita niyo naman na yung mukha ko. So sana ma-enjoy niyo ito guys, at kung nag-enjoy nga kayo, sana mag-like at subscribe kayo at shoutout kay Angel. Okay, Angel, bye-bye! Sobrang lakas ata ng boses ko ah.